sapagkat noon pong panahon ng mga apostol, katulad po ni Lydia na tiyaga Thyatira, siya po'y nagpabinyag at hindi lamang po ang kanyang sarili. Ang sabi po ng ating binasa. Purihin ng Panginoon, Ave Maria. Ito po si Brother Marco Evangelista. Muli ay makakasama ninyo dito po sa Panayam Palataya. Ito naman po si Brother Lariel Malyari. Ang layunin po ng tagpong ito sa ating pag-aharap ay upang pag-aralan at ipagtanggol ang ating pananampalataya. Alam nyo mga kapanalig, isa po sa pangunahing at panimulang aral ng simbahan, itong pagbibinyag. No? At sa pagbibinyag ay marami pong mga Protestante ang bumabatiko sa atin. At kung magkaminsan ay pinagtatawanan tayo. Bakit? Sapagkat sinasabi nila, mali ang pagbibinyag na ginagawa ninyong mga Katoliko. Hindi tama yan. Dalawa po ang kanilang inilalabas na issue tungkol po sa bautismo. Number one, yun daw pong pagbibinyag ng sanggol. Bakit yung binibinyagan? Wala pang isip yan. Wala pang muwang yan. At yun naman pong isang issue na kanilang itinutulig sa o kung sa pagbibinyag, bakit daw pag nagbibinyag tayo, hindi lubog at winiwisikan lang ng tubig? Kasi dapat daw immersion dahil yun ang ginawa ng ating Panginoong Yeso Kristo. Yeah, ginawa sa ating Panginoong Yeso Kristo. So sa punto pong ito, sagutin natin yan sapagkat nakasalig po dito ang katotohanan ng sakramento ng binyag sa loob ng ating simbahan. Sa Biblia ay mababasa po natin sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 16, Talata 16. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ito po mga kapanalig yung kanilang referensya. Sabi ng mga Protestante, dapat sumampalataya bago bautismuhan. Ngayon, kung sanggol, papaanong sasampalataya? Hindi niya pa alam kung ano yung pananampalataya. Tama po, yun ang sinasabi nila. Paano mo raw maaaralan, paano mauunawaan ng sanggol ang isang doktrina siya'y wala pang sapat na kaisipan. Sasagutin po natin yan. Makaraan itong basahin nating isa pang bahagi ng Biblia. Sa Mateo, Kabanata 28, Talata 19. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Mga kapanalig, sabi po ng Mateo 28:19, bautismuhan at turuang sumunod. Sabi po ng Marcos 16:16, sumampalataya at bautismuhan. Ngayon, kung atin pong pag-aaralan yung dalawang talatang ito, ano ang tama? Yung sinasabing sumampalataya, bautismuhan. Bautismuhan, turuang sumunod ng aral. Ano ang tama sa dalawang ito? Mga kapanalig, pareho pong tama ang talatang ito. Magkaiba lamang po ng senaryo. Ano yung senaryo? Sa Marcos 16:16, sumampalataya at mabautismuhan, ito po'y napatutungkol sa mga taong nakatagpo sa Panginoon na may sapat ng aral. Or rather, may sapat ng isip. Ano po? Yung Mateo 28:19, ito po naman ay senaryo doon sa mga sanggol, sa mga paslit na wala pang isip. Sila po'y kinakailangan bautismuhan at habang lumalaki po sa kanilang buhay ay dapat na itinuturo ang aral ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa makatuwid, wala pong argumento dapat dito. Kaya lamang po nagkakaroon ng argumento sapagkat inililihis po ng mga tagapagturong Protestante ang katotohanan. May isang tagpo po nung aking sinabi na may isip na bago bininyagan ay yun pong sa Yonoko at si Pilipe. Habang ang Yonoko'y naglalakbay, nakita po siya ni Pilipe na nagbabasa ng kasulatan. Lumapit po si Pilipe, tinanong ang Yonoko, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Ipaliwanag mo nga sa atin, sabi ng Yonoko kay Pilipe. Sumakay po si Pilipe sa karwahe, naglakbay po sila. At nung matutunan po ng Yonoko
Yun pong katotohanan ay siya po'y binautismuhan ni Pilipe. Nakasulat po yan sa Biblia, sa Aklat ng Gawa, Kabanata 8, Talata 26 hanggang 39. Sa makatuwid, mga kapanalig, bakit tayo'y nagbibinyag sa sanggol na wala pang isip? Sapagkat mismong ang Biblia po ay ito ang itinuturo sa panahon ng mga apostol. Basahin po natin ang Gawa, Kabanata 16, Talatang 14 hanggang 15. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga-Tiatara at nangangalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos, binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangaral ni Pablo, nagpabautismo siya at ang mga kasambahay niya. Mga kapanalig, bakit natin binibinyagan kahit yung mga sanggol? Sapagkat noon pong panahon ng mga apostol, katulad po ni Lydia na taga Tiatira, siya po'y nagpabinyag at hindi lamang po ang kanyang sarili. Ang sabi po ng ating binasa, Gawa 16, ang kanyang kasambahay. Ang tanong po, yung sanggol po ba hindi kasambahay? Yung sanggol po ba ay panauhin lamang o isang alien sa ating tahanan? Ito po'y kasambahay. Sa makatuwid, yung may isip ay pwedeng binyagan, gayon din po ang mga sanggol sapagkat sila ay sinasabing dapat ding pagharian ng Diyos. Isa pa hong patotoo na dapat binyagan ang bata kahit sanggol pa lamang, po pwede po, ay ang nakasulat po sa Gawa, Kabanata 2, Talatang 38 hanggang 39. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng malayo sa bawat tatawagin ng Panginoon Diyos. Mga kapanalig, atin pong natunghayan ang sinabi po ng Biblia sa Gawa, Kabanata 2, Talatang 38 hanggang 39. Ang biyaya po ay pangako para sa mga anak. Sa makatuwid, yung mga sanggol po ay mga anak. Sila rin po ay may pangako, may biyaya ng pangako. Ito po ang katotohanan. Hindi po pinag-uusapan sa biyaya ang edad. Hindi po pinag-uusapan sa biyaya ng Diyos ang pagiging sanggol at pagiging may sapat na isip. Now, ang isa po nating tatalakayin pa, yun pong sinasabi nila na dapat daw ay paglulubog o immersion, hindi po pagwiwisik lamang o pagbubuhos. Mali po ba ito? Tingnan po natin ang sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, tatalari. Iyan ay mababasa natin sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 3. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipinanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Papaano pong maipanganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang atin pong Panginoong Hesukristo ay nagsabi na kinakailangan ang isang tao ipanganak sa tubig at espiritu. Yung sistema po, hindi po niya sinabi kung paano, kung ito'y dapat ilubog o wisikan. Ang sabi po ay ipanganak sa tubig at espiritu. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay tumatanggap ng lahat ng tao na maaaring ipanganak sa tubig at espiritu. Sa katunayan, sa bahagi po ng Gawa, chapter 2, verse 14 to 22, noon pong panahon ng Pentecostes, ang ating pong Apostol Pedro at mga kasamang apostol ay nagbautismo 3,000 katao ng araw ding iyon. Ngunit, wala pong binanggit doon na meron silang pinuntahang sapa, kundi doon sa mismong lugar kung saan ay bumaba ang banal na Espiritu Santo. Mga kapanalig, hindi po importante ang paraan. Ang importante po ay ang biyaya. Ito po ay tinatawag nating internal grace. Mas mahalaga po ang biyayang ito kaysa doon po sa external, no? External na paraan. Ito po ang katotohanan. Ang bautismo ay pagsilang natin sa tubig na tulad ng sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. Ito naman po si Brother Larry L. Valyari. Muli, samahan ninyo kami sa susunod dito sa Panayam Palataya.